pinakasikat na tao sa buong Pilipinas ay si Manny Pacquiao, sabi sa Google. At ito naman ang pinakaprosigidong bata na gusto siyang makita sa personal at hanapin. At ito ang kanyang istorya. Hello guys! Ako si Adam Alejo. Nagsimula ito lahat sa aking curiosity. Kung sino ba ang pinakasikat na tao sa buong Pilipinas? At syempre, sinearch ko sa Google. At ang lumabas ay si Manny Pacquiao. Ang hanapin si Manny Pacquiao ay sobrang imposible. Pero di ba, yun naman yung gusto natin? Ang gawing posible ang mga bagay na imposible. So sinimulan na namin hanapin si Sir Manny. Ngunit sa aking paghahanap, ang una kong mga nakita ay ang kanyang mga kamukha. At nung mahanap ko ang kanyang mga kamukha, ay mas nabigyan ako ng motibasyon. Kaya wala nang pagpapasakalye. At nagbook na kami ng flight papuntang Jensen. Walang kaibigan, kakilala, koneksyon, sadyang tapang lang ang aming dala at paniniwala. Nagtanong-tanong kami, nag-ikot-ikot sa Jensen hanggang sa nakita namin na meron palang Pacquiao Adventures kung saan pwede ka makapunta sa bahay nila si Manny. Nagkaroon kami ng pagkakataong mapuntahan to, ngunit wala pa rin siya dito. Kaya umuwi kaming luhaan. Kaya gamit ang kalungkutan na meron ako ay ginawa ko tong motibasyon para lumaban sa boxing. Pumunta akong Baguio para mag-insayo. Tumakbo, kumain ng tama, nagpapayat, nag-gym, ngunit meron na namang hadlang. Sa hindi inaasahang pangyayari ay natanggal ang aking kuko sa hinlalaki sa paa. Kaya hindi ako makakapag-boxing. Naiwan akong malungkot at nag-aantay sa isang himala para makita ko si Sir Manny. At sa aking pag-aantay, isa sa mga nakilala namin sa Jensen ay biglang tumawag. At kasama niya ang ating pambansang kamaong. Si Sir Manny at ako ay nakapag-video call. Ibig sabihin, may nangyayari na. Pero pagkababa ng tawag, isa lang ang sinabi sa amin. Babalitaan ko na lang kayo dahil aalis na naman siya. So nag-antay kami. Makalipas ng ilang linggo ay merong nagpadala ng sulat. At ang sulat na to ay may lamang imbitasyon galing sa General Santos City Tourism Council at iniimbita tayo sa General Santos Tuna Festival dahil baka nandun daw si Sir Manny. So ano pa bang kailangan namin gawin? Nag-impake na kami, tinamag ko ang team, pumunta kaming airport at pagsakay namin sa aeroplano ay meron akong nakita ng mga sigaw. Pahiwatig na ba to na makikita na namin ang pinakasikat na tao sa Pilipinas? Okay guys, so nandito na nga kami sa... Alam ko marami nagtatanong sa inyo. Kuya Adam, nasa na ba si Manny Pacquiao? Kuya Adam, nasa na yung next episode? Ito na yung episode 4. Ito yung mangyayari ngayong araw. Ano ba? Hindi pa tayo sure kung makikita natin si Sir Manny. Pero, kaya tayo nandito sa Jensen. Dahil ngayon ay isineselebrate nila ang Tuna Festival. Sobrang sarap sa feeling na makabalik sa Jensen. Pero sana nga lang talaga nandun si Sir Manny. Pagpasok na pagpasok namin ay merong sumalubong sa amin na isang masigabong salubo. Nilagyan pa kami ng mga ano. Dito na feel namin na welcome na kami sa Jensen. Kumbaga, eto kami, eto ang Jensen, at parang sinasabi nila na Adam, suportado ka namin sa iyong mission. Nagulat ako! Pinag-uusapan lang natin dun yung mga mangyayari. Tapos meron pala tayong welcome dito, Tol. After that, ay sinakay kami sa isang van. Kumbaga parang artista, may van pa, Tol. Sinundo pa tayo. Dito ko na-feel na talagang inaalagaan nila kami. In-drain up kami para kumain. At pagkatapos nito, ay dinala naman kami sa LiveWire Hotel. Pagkalapag namin sa hotel, ay nagplano kami. Sa araw na to magaganap ang opening ceremony ng Tuna Festival. At kagaya ng mga formal na selebrasyon ay kailangan ng seremony na nandoon ang mayor at ang mga tagapamahala ng kanilang syudad. Ngunit para makapasok kami dito, para mapunta kami sa harapan ng seremony, ay may kailangan kaming gawin. Kailangan namin iparada.
namin ang parada kasi nga gusto talaga namin mapunta sa harapan ng stage. At pagdating namin doon, merong ipinakilala sa amin. At ito lang naman ang mayor ng Gensan, si Mayor Lori Lee. And sa hindi ko inaasahang pangyayari, si Mayor Lori Lee pala ay asawa ang kapatid ni Sir Manny na si Sir Bobby Pacquiao. At meron siyang pinapasabi. Subscribe to Adam Alejo at paabutin natin siya ng 2 million subscribers. Thank you! Wala nang mas lalapit pa sa isang tao kung hindi ang pamilya niya. At dito, naramdaman ko na malapit na tayo sa ating inaasam. Nakaupo na lang kami at nagpapalipas ng oras, pero may dumating na balita. Kompirmado, makakadalo ang ating pambansa. Come on. Sa wakas, nandito na sila, Sir Manny. Makalipas ang lahat ng ating pinagdaanan ay nakita ko na rin siya ng personal. Kaya mas kailangan na natin ito isagan at gawin na ang ating misyon na mahawakan ko ang kanyang kamao. Bali, nung nakita namin siya, syempre, dali-dali na kaming lumapit sa kanya. At sa paglapit namin ay ang paglapit din ng mga tao. And it end up na bumalik sila. Mahirap siya makita rito pag masyadong maraming tao eh. Kasi magiging sobrang bilis lang nun. Diba? Kaya mas maganda, makatiyempo tayo dun sa konti lang yung tao. Pero hindi ko alam ngayon kung paano siya mangyayari. Bumalik kami sa pagkakaupo at dito nag-iisip ako ng plano. At maya-maya, pagtingin ko, hindi ko na malayan. Nakatabi ko na rin pala ang lumikha kay Sir Manny. Si Mami D. Ceremony starts at kailangan talaga nating matapos to. Dahil pag natapos ang ceremony, doon tayo maghahanap ng tiyempo. Grabe, nakita ko lang talaga dito na sobrang pinapahalagahan ng Gensan ang kanilang festival. Sobrang dami nangyari, may nagsasayaw, nagkakasayahan at marami pang iba. Pero ang maganda dito ay hindi ko lubos maisip. Nakitang-kita ko na nasa stage ang ating former senator, Senator Manny Pacquiao! Dati ang layo lang namin sa isa't isa, pero ngayon magkalapit na. Napagtanto ko dito na malapit na tayo sa talumpay. 5, 4, 3, 2, and 1! Pumutok na ang fireworks at senyalis to. Natapos na ang opening. Sa pagputok ng fireworks ay nagmadali na kami. Habang busy ang mga tao sa panonood, ay sumisingit-singit kami para makapunta doon sa stage. Unti-unti na kaming pumanik. At pagpanik namin, ay wala na sila. Sa pagputok pala ng fireworks ay kasabay ang pagpatay ng ilaw sa stage. At kasabay ng pagpatay ay doon na umalis sila, Sir Manny, para makalagpas sa mga tao. At this point, hindi ko na talaga alam kung nasan siya. Kumbaga, malapit mo nang maabot yung isang bagay. Pero lumayo pa. Habang tulala at hindi namin alam ang gagawin, ay pinasakay kami sa van. At ibinalita sa amin na alam na daw nila kung nasan si Sir Manny. Nung narinig ko to ay gumaang ang pakiramdam ko, pero ayoko pa rin magpakampante. Okay guys, so as of now, papunta na tayo sa place kung saan nila sinasabi na nandun daw ngayon, former Senator Manny Pacquiao. Hindi natin alam, baka ito na yung pinaka-inihintay nating oras. Pinaka-ilang buwan natin ito inihintay, pare. Mangyayari na ata. Pero tignan natin, cross fingers manifesting that everything will good. And let's see kung nandun talaga si Sir Manny. Well guys, so nandito tayo ngayon sa Grand Summit Hotel. And
I think it's time. Kasama-sama pa sila. Kanya sila. Pagpunta namin sa hotel ay napakaraming tao at kumakain sina Sir Manny. Kaya kailangan nating makatsyempo at hintayin siya. At this point, sobrang kumakabog na rin talaga yung dibdib ko. Ilang minuto na rin kami nag-aantay. Hindi ko alam kung makakachempo pa tayo. Bumalik ako sa punto nung inuumpisahan pa lang natin itong challenge na to. Hinahanap ko yung mga kamukha niya. Pagkatapos ng kamukha, pumunta tayo dyan sa nang walang nakilala. Pero nakapunta tayo sa mansyon. Nagkaroon tayo ng koneksyon. Pero nasa Manila pala sila. Pag-uwi sa Manila, nasa Korea na pala. At nasa Thailand na. Pero nakatanggap tayo ng balita. In-invite tayo pabalik dito. At ngayon, nandito ulit tayo sa Jensen para sa bugal. At sana this time, magbunga na. After ng ilang oras ng pag-aantay, ay tinawag na ako. Sing-sing. Nakabahan ako, pre. Ito na. May nangyayari na eh. Meron kasing hallway doon na pupuntahan mo. And pagpunta ko doon sa hallway sa pinto, nandun na agad si Sir Manny. Kaso, naihihi daw siya. CR lang ako, CR. CR lang. Nakakabahan ako doon. Nakakabog yung dibdib ko. Sees the opportunity ng chicken yung siya. Basta he doesn't like blunt conversations. So, parang sa akin yun. Normalan na naman, Sky. CR lang daw. Kumakabog yung dibdib ko. Kung alam mo lang, Tol. CR lang daw. So dito talagang kabado-kabado na ako. Kung baga lumapit na talaga siya sa akin. Konting-konti na lang. At pagkalabas niya sa CR, dinubog na naman siya ng mga tao. Pero maya-maya lang, tinawag na ako. At eto na ata ang moment na pinaka inaantay na. Alam po, hindi ko po alam kung napanood niyo pa, pero for the past months po, hinahanap ko po talaga kayo. So, yes po, ako po yung vlogger na Finding Manny Pacquiao po sa buong Pilipinas. Okay, here we go. Yes po, ito na guys. Ito na, the moment of truth. Sobrang thank you po, sir. Yan. Maraming salamat po. You've been an inspiration po. Since bata pa po ako, nanonood po lagi yung mga tito ko sa lahat ng laban niyo. Thank you. Sobrang appreciate po. Adam po. Adam. Yes po. Sabi sa akin ni Sir Manny, Tol. What's your name? And yes, we've done it again. Nagawa natin posible ang bagay na imposible. Sa mga inaabot natin sa buhay, minsan hindi mo kailangan malaman agad ang salitang paano. Pero kailangan mo nalang pumasok sa proseso. At habang nasa proseso ka, doon na ibibigay sa'yo ang sagot at ang mga tulay patungo sa pangarap mo. Hello? Welcome to McDonald's!